good morning mga kuragan. Yan na po si Kuragan Karag. Magputak-putak na po ng baba. And let's start this. Eto na mga kuragan. So talagang maingay ngayon. At pinag-uusapan ang pangalang Halima Eden. Grabe. At alam nyo ba na marami ang kumontra sa kanyang statement, sa kanyang pagsali sa Miss Universe. Hindi pa niya sinabi kung anong edition siya sasali. Kasi wala pa namang nilagayng taon. Basta sinabi lang niya na be ready, I'm coming to represent Miss Universe Somalia. At marami ang hindi nakagusto sa statement na to, sa sinabi niya na be ready, I'm coming. Marami ang nagsabi na sa nabasa ko lang sa Instagram na nayayabangan sa kanyang statement na sobrang taas ng linya na sinabi niya na be ready, I'm coming. At yun, marami ang kumontra dahil sa kanyang connection sa Miss Universe organization, sa kanyang pagka-famous na, saka dahil nung in-search ko yung pangalan niya, talagang wow, grabe, totoo nga. As in, sobra yung ano talaga. Parang masasabi mo yung overqualified na siya na sumali sa Miss Universe. At kasi ano na siya eh, IMG model na siya, talent na siya ng IMG, which is, ang IMG is may-ari ng Miss Universe pageant. Kaya may connection na siya. So alam na niya, diba, yung mga kung anong hinahanap ng Miss Universe organization. At UNICEF ambassador siya. Kaya alam, may ano na siya talaga siya, may boses na siya sa kanyang advokasya, sa kanyang platform, sa kanyang ipinaglalaban. At ano pa siya ha, model siya ng mga bigating mga name na mga fashion ano industry. Kasi minsan na siyang rumampa sa mga designer na kilala, mga designer. At minsan na rin siyang naging cover sa mga ano sikat na magazine. Kaya parang napakalaking advantage yun para sa kanya bilang isang kandidata sa Miss Universe, Road to Miss Universe. At minsan na rin siyang sumali bilang kandidata sa Miss Minnesota USA pageant in 2017 at nag-top 15 siya. Panoorin natin to. After that is naging judge din siya sa Miss USA. Panoorin natin to. Groundbreaking model and Miss Minnesota USA semifinalist Halima Eden. Yan na, diba? Parang napakalaking advantage talaga kung sasali siya sa Miss Universe. Ay, grabe, siya yung kauna-unahang kandidata na nagsuot ng hijab sa beauty pageant at kahit sa runway. Na masasabi mo talaga na huwag ka na lang sumali. Ibigay mo na lang sa iba yung ano yung spot na to. Kasi kawawa naman yung ibang mga ano niyo, mga ibang kandidata na nangarap na makuha yung narating niya ngayon, di ba? So andun na siya, nandoon na siya sa punto ng kanya buhay na naging ano na talaga siya, naging modelo na siya, naging inspirasyon na siya ng ibang mga kababaihan, ng mga tao. Dahil nakilala na talaga, big name na talaga yung pangalan niya. At saka no, back in 2000, November 2020, nag-quit na siya ng modeling kasi nga sa kanya ano, contrary sa kanyang religious belief. So hindi, nag-stop na siya sa kanya pagiging model, kaya babalik siya ng ano, Somalia to represent Somali sa kaunawang pagkataon sa Miss Universe stage. At masasabi talaga natin na overqualified na siya. Panoorin niyo to. In a hijab and burkini, she was whisked off by New York to become a fashion icon with her manager Karine Reutfeld and put on a cover of CR Fashion Book. Signed by IMG Models, she walked in both New York and Milan Fashion Weeks for designers Kanye West and Max Mara. Ladies and gentlemen,
Halima Aiden. So ano masasabi, grabe 'di ba yung ano niya, yung ano niya talaga napakataas na ng ano niya, pangalan niya, at grabe din yung ano niya, communication skills, napaka well spoken niya. So pakinggan natin yung ano niya, the way siya ano magsalita. I definitely, it's not Somali culture pageantry, and it's not where I came from, but it was something that I wanted to partake in. And it changed my life. It's the reason why I am here today. You know, Miss Minnesota USA launched an entire modeling career for me. It's allowed me to have a platform to become a UNICEF ambassador, to have a voice, to really get out there and inspire the little girls in my community, to show them that you could still be confidently beautiful just being yourself, and that is good enough. So it's given me so much empowerment. It's changed my life. And I didn't have to win to be here. Yeah. But in a way, I won a golden ticket. I won such an incredible experience. And again, like, it transformed my life. It's given me so much confidence. And it's really the sisterhood. And actually, you said Kakuma. Kakuma is the refugee camp I was born in. And believe it or not, Luis, there is a Miss Kakuma, even in a refugee camp. Yes. So it shows you, pageantry is really... Yung ano, kung paano daw sa swimsuit competition. Hindi, sa swimsuit competition naman ang pag-uusapan. Magsusot siya ng burkini, gaya nung sinuot niya sa, nung sumali siya sa Miss Minnesota, Minnesota USA pageant. Naka, ano siya, hijab siya, tapos naka-burkini siya. Hindi swimsuit yung suot niya. So, talaga pwedeng-pwede. Ayan ang mga karag-karag na panood na natin at napakinggan natin. Nanalo lang siya in a fair judge na walang halong connection sa Miss Universe organization. Okay ang laban. Parang masasabi natin na ano talaga, pinaglaban niya talaga. Kung haluan lang kasi ng connection, kung yung popularity niya, yung pagka-famous niya, talagang advantage niya yun, at medyo ano yung mga ibang kandidata sa Miss Universe stage na hindi masyadong kilala, di ba? Kasi ang taas na niya, may pangalan na siya, may boses na siya. At ang maraming nga nagsasabi sa Instagram na kung sasali si Halima Aiden sa Miss Universe stage, ang ilalaban na lang ng mga kandidata ay ang spot na lang ng first runner-up, which is gaya nung nangyari kay Catriona Gray, na alam naman natin talaga na si Catriona talaga on that time is nangingibabaw talaga without connection sa Miss Universe organization. Talagang pinaghahandaan ni Kat. Which is kay Halima kasi, meron na siyang connection sa Miss Universe organization. Alam niya kung ang pasikot-sikot, kung ano ang hinahanap ng Miss Universe organization sa mga ano, sa Miss Universe crown, kaya maano natin na okay, kung fair lang talaga ang labanan at hindi haluan ng mga ano, intriga, so masasabi natin na patas ang laban. So gusto kong makita si Halima at Rabia Mateo sa top 2. Ito ha, para sa akin lang na ng ano, communication skill, kasi yung kandidata naman natin talaga ay palaban sa utakan. Kaya sana no, kung sasali siya tapos silang dalawa ni Rabia Mateo ang maglalaban sa top 2. Ay nako, Philippines! At kung hindi man ang mas, kung siya man talaga yung ano talaga na mananalo sa Miss Universe crown, so sana hindi malaglag si Rabia sa top 20, top 10, makapasok hanggang top 5 si Rabia, masasabi natin na okay, fair ang laban, di ba? Yung ganun lang na ano, sistema ng ano, kasi mahirap din kasi yung ano niya talaga nahalo ana ng kontrobersya ngayon, kasi nga sa pagsali niya ng, kung sasali siya sa Miss Universe, kaya yun yung aabangan natin mga kuragan. Magkarag-karag na naman tayo dahil ito, isa talaga to sa malakas na maging kalaban ng mga kandidata sa Miss Universe stage. Si Halima Aiden, yan yung babantayan natin. Huh! Grabe, sinira na naman niya ang listahan ng mga ano, mga mahilig mag-hotpicks. At yan lang mga karag-karag, kay papasok na ako sa loob ng bahay at magsimula na akong magkuratsa. Thank you for watching at
kung bago ka pa lang sa channel ko at mahilig ka sa beauty pageant na gaya ko, please don't forget to subscribe my channel at paki-hit na din dyan yung join button na rin para makaano tayo sa ekonomiya. At kayo, kung kayo ang bibigyan ng opinion o ano ang magiging reaction ninyo sa pagsali ni Halima Aden sa Miss Universe stage. Comment down below mga karagdarag and have a good day sa inyong lahat. Bye-bye!